eto na tayo. Pupunta na tayo ng Mapanuepe Lay. Tingnan natin kung kakayanin ni Hyundai Ion ang daan papunta sa Mapanuepe Lake na ito. Habang binabaybay niyo po ang kalye papunta ng Mapanuepe Lake, makikita niyo po itong grupo ng mga kalalakihan na ito sa right side. Sila po yung mga tour guide na nag-o-offer ng kanilang service na nag-range ng 700 to 800 pesos. So back and forth na daw po yan. Ngayon po, since kami ay nakapunta na dito before, hindi na po kami nag-ask ng tour guide. So medyo kabisado na namin yung papunta. So dito po, habang kami ay nagbabaybay, nakatutuwa po kasi bumabalik na naman yung memories nung una kami nagpunta, which is parang hindi talaga nakakasawa yung area na to. So dito po, hindi lang car, maaari rin po kayong magmotor. Pero dahil magmumotor kayo, be ready po sa napaka-alikabok na daanan na inyong ma-experience. So dito po, dahan-dahan talaga kami. Kasi sobra talaga pong, bukod sa ito ay maalikabok, marami rin pong bakong daan. So medyo alanganin kami ng konti nung kami ay nagpabiyahe na. Ayan po, may madadaanan din kayong mga tindahan dito na kung sakaling hindi kayo nakabili ng food niyo outside before kayong pumasok, meron po kayong mabibilihan dyan sa gilid. Yung kanina po na dinaanan natin and meron pa pong banda sa online. Sa area po na ito, merong dalawang daanan. Meron po tayo sa kanan, yung paakyat. Ito naman po sa kaliwa, yung pababa. So, kung kayo po ay naka-car, dito po kayo dumaan sa kaliwa, yung pababa po. Ayan po. Sa gilid din po, makikita ninyo yung mga kalalakihan din po dyan. Nag-o-offer din sila ng service para maging tour guide. Mas mura po yung offer nila sa amin last time. Hindi ko lang sure kung sa pagbalik, iganon pa rin po. Medyo malabo po yung kuha ko kasi nasa loob ako ng car while kung binibidyo itong papasok. Pero sa bandang unahan naman po, malinaw na to. Ayan, sa pababa na tayo. Nakakatuwa po kasi pagdating dito, napaka-fresh talaga ng area. Parang malayong malayo dun sa area na napakaraming bahay. So dito, hindi man ganun karami yung puno, pero masarap pa rin po sa mata ang makikita mo sa paligid. Habang bumababa po kami dito, makikita niyo yung area na still medyo maalikabok talaga siya, lalo na meron kayong kasabay na mas malalaking sasakyan. Ayan na, malapit na tayo. Siguro po ang magiging advice ko lang, especially sa mga magmumotor na pupunta dito, medyo ingat po tayo kasi parang feeling ko madulas yung daan. Kasi nakakita ako ng nakamotor na medyo nag-skid siya ng konti. So, ingat lang po kayo. Dahil, siguro dahil na rin sa buhangin or sa mga bato na nakakalat talaga sila. So, diba, napaka good vibes, napakaganda ng area. So, pagpasok nyo pa lang, feeling ko nasa ano na ako, nasa ibang bansa talaga ako. So, dito po, ayan, meron kaming mga nakikita na nag-team building na dito pa lang sa bungad. Habang binabaybay namin ito, iniisip ko kung same ba yung amazing experience ko nung nagpunta kami nung una at saka ngayon. Kasi, nung una po namin punta, medyo sumayad kami eh. Sa isang, medyo yung sa tubig na dadaanan po natin. So, ngayon po, since pinalifter namin yung si Ion, tignan natin kung kakayanin niya na. So, dito po, itong nasa side, nasa kaliwa, yung van, sumayad po siya. Dun sa kanyang piniling daanan. So, dito naman, yung nasa harapan po natin, na-elib po talaga ako sa kanya. As in, sobra. Kasi, since siya ay sedan, hindi ko alam kung mababa or mataas si Mirage. Pero, kinaya niya po yung daanan na ito. Kasi, nung una ko pong punta, wala akong nakitang nakasedan. So, ngayon, meron akong nakita. Kaya, natuwa talaga ako. Ayan na, lagpasan na natin yung una. Punta tayo sa pangalawang obstacle course. Obstacle course na yung tawag ko sa kanya. Kasi feeling ko talaga, although hindi ako yung nagda-drive, pero nararamdaman ko talaga yung tension. Dito po sa iyon, ang sakay po namin ay
balilima kami, driver, then may tatlo kami ng kasalikod, then ako yung nasa harap. Ngayon, pababahan na po tayo sa pangalawang obstacle course. Sobrang natutuwa talaga ako sa sedan. Hindi lang po mirage yung nakita ko dito ha, nakakita rin ako ng Civic na nandun na po sa area. Hindi ko alam kung paano nila pinasok to, pero ang galing po talaga. Ayan, ito na yung ating pangalawang obstacle course. Actually, sa kung tatansyahin kung ang driver ay marunong talagang mag-drive, kaya naman yung tansyahin kung saan siya pupwesto ng pagpasok. So, kung kayo po, before nyong suungin, pwede nyo po munang tingnan kung saan yung medyo maganda-gandang pwesto. Maswerte po kung makairoon kayo talagang makakasabay. Katulad po nito, na meron kaming nasa unahan. Ayan po. Nakita nyo may mga nakamotor talaga. Hindi lang po NMAX yung nakita ko dito. Nakakita ko ng Aerox, PCX at iba pa. So, ito. Katulad nitong daanan po na dinaanan natin. Hindi siya ganun kahirap. Ayun. Pasok. Dito na tayo sa second third na to, pangatlo na tong obstacle course. Medyo matubig na to, medyo malalim-lalim. Sa aking second video na i-upload, kasi dalawa po ito, yung pagpasok at paglabas namin, dito po kinuhanan ko yung harapan kung paano natin dadaanan siya. Then sa paglabas po natin, ipakikita ko sa inyo yung daan ng gulong. Sa bawat obstacle course. Obstacle course na talaga yung tawag ko dito. Ayan na, kinaya natin. Wow. Dito po talaga kinakabahan ako kasi nung nagpunta kami, sumayad kami. Ngayon po, mukhang kakayarin naman yung yun. Ayan po. Basta tatansyahin nyo lang po ha. Para hindi rin po kayo masyado magkaroon ng aberya. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga ano po dito ay pito yung aming dinaanan na obstacle course. Ayan. So, ang galing talaga, natutuwa talaga ako dito sa aming kaharap, yung sedan na ito. Ayan po, shout out sa kanya. Kung napanood mo man to, or mapapanood mo man to, grabe, lodi po talaga namin kayo. Ayan, move na tayo. Ayan, ngayon ko lang po napansin, ito palang nasa unahan natin ay meron siyang kasamang tour guide. So, parang nalibre kami ng tour guide dito kasi meron na siya. Sumusunod lang po ulit kami. Pero actually, kung kayo po ay pupunta dito, hindi naman talaga kayo maliligaw. Kasi meron siyang susundan na track. Kung baga makikita nyo na kung saan yung binadaanan ng mga sasakyan. Sa pagpasok po ninyo sa Mapanuepe Lake, dito pa lang sa mga daanan na ito, sobrang thrilling niya na. Lalong-lalo na sa driver kasi nire-require talaga yung strategy niya kung saan area siya or saan portion siya dadaan para hindi po kayo sumayad. So dito, katulad po nung ginawa nung sedan sa harapan natin, dumaan siya dito sa mataas na area banda, hindi po siya dumaan kung saan mas maraming water. Depende pa rin po sa dala ninyong sasakyan yung magiging strategy ng driver kung paano niya lulusutan ang bawat obstacle course. Ayan, ito pong area na to. Dito kami sumayad. Namalinang pwesto yung gulong. Mas malalim po yung nasa kabila. Kaya yung right part ng aming sasakyan, sumayad siya. And before kaming nakaalis, nagkaroon pa kami ng trial and error para makausad. So, pag kayo po ay nabalahaw, mas mahirap na po ang pag-usad. Kaya dapat po talaga, before nyong suungin, pag-isipan nyo pong mabuti kung saan hindi kayo sasayang. If you're planning po na pumunta dito sa camping site ng Mapanuepe Lake, nire-remind ko po na wala pong signal ang area na ito. So, kung kayo po ay working, wala kayong ma-receive na chats or text coming from your office, talagang makapagpapahinga ang inyong mga isip kapag kayo po ay nagpunta dito. Sa sobrang dami ng ginagawa natin, hindi lang pahinga ng katawan ang kailangan po. Minsan kailangan din magpahinga ng ating isip. Diba? Para mas makarecover talaga tayo at parang ma-renew ang ating energy.
sa dami ng ginagawa natin, hindi na natin alam kung nakatulog ka, nakapagpahinga ka, pero still parang pagod ka pa rin. Tama po ba? So, comment kayo kung kayo ay nag-a-agree sa aking sinabi. Ayan po, malapit-lapit na tayo. Napakaganda po ng area. Napaka-fresh. Parang feeling ko ako ay nasa fairy tale land na isa ako sa mga characters papasok. Ayan na po, ito na ang ating camping site. Noong nagpunta po kami dito, that's holiday, so maraming tao ang nandito po. Ayan. Talagang small but terrible siya. Kinaya niya yung pagpasok sa Mapanuepe Lake for the second time around. So, yeah, nandito na kayo. Makikita niyo po, may mga nagtatayo ng tent. So, kayo po, kung pupunta dito, pwede kayong maghanap ng malilim na area kung saan kayo pwede magtayo ng inyong mga tent. Yung pwede niyong pag-istayan kung saan kayo makapagpapahinga ng maayos. Dito po, ang sinisingil nila, pag day tour lang kayo, pag kayo ay may sasakyan, 300 pesos plus ecological fee na 5 pesos per head. And then, kung kayo naman po ay mag-overnight, 600 pesos po ang sinil nila. Ang maisasuggest ko po, kung kayo ay magtatayo ng tent, hanap po kayo dito sa area na to. Yeah, yung sa mga mas maraming puno para mas fresh yung area. Kasi based on our own experience, then gusto naming mas malamig ang aming pagstay doon. Doon kami nagtayo sa mismong tabi ng lawa. And ang masakit po doon sa pinagtayuan namin ng tent, yun ay daungan ng mga bangka na may mga dalang guest. So, madaling araw pa lang, sunod-sunod yung dating ng mga bangka, hindi ka rin talaga makatulog. So, I suggest dito po kayo manda sa mga mapupuno talaga. Dito po, marami rin kayong mabibiling pampasalubong katulad na lamang po nung dala ng mga katutubo na ito, mga keychain, patungan ng cellphone, mga pana, at iba pa. So, marami po kayong mabibili sa kanila. And very friendly po sila, ha? Pag dumadaan sila sa mga certain areas, especially yung mga tao, nag-play sila ng kailang mga flute. Kaya nakakatuwa po talaga. Sa aking susunod na video na i-upload, ipakikita ko naman sa inyo or isi-share ko sa inyo yung aming experience sa pag-stay namin dito sa Mapanuepe Lake Camping Site. So, that's all for today. Bye!